Hi guys! Ako rin po ay naniniwala na dapat talaga ay patulan itong mga trolls sa social media. Sa isang interview or live ata ito ni Attorney Guanzon, ipinaliwanag niya kung bakit siya ay pumapatol sa mga trolls. Kaya nga, di ba, nauso yung salitang bardagulan dahil sa kanya. Talagang pumapatol po siya. Ito po, ayon kay Guanzon, hindi raw makakatulong ang hindi pag-engage sa mga trolls dahil mas lalo nilang masasakop ang internet space kung hindi sila papatulan. Totoo yun. Marami po sa atin ang nagbibigay ng advice na sana daw ay hindi ko na rin patulan. Huwag na lang daw pansinin. Alam nyo, pag meron akong nabasang isang komento dito sa mga videos natin at kahit sa ating Facebook page, abay, pinapatulang ko po talaga. Pasensyahan kung sino yung, diba, nataon na siya ang nabasa ko dahil hindi naman ako madalas magbasa. At tama yon, kailangang ipangalandakan natin kung gaano sila kasama sa social media. At ipaalam natin sa kanila na maraming tao, marami sa atin ang ayaw sa kanilang mga kademonyuhan at pagiging bastos sa social media. Dahil kung hindi tayo talaga magsalita, kung hindi natin patulan, totoo yun. Anong sabi ni Attorney Guanzon? Hindi raw makakatulong ang hindi pag-engage sa mga trolls dahil mas lalo nilang masasakop ang internet kung hindi sila papatulan. Tama. Alam nyo dito sa atin, ang daming mga naka-assign na trolls dito sa ating channel. Kahit napakaliit naman itong platform natin na to. Pero napakarami dyan talaga. Pero makikita mo naman kung paano sila talaga magkomento. Kaya nga tinatawag silang trolls dahil ang kanilang komento ay personal attack. Kalimitan. Nagpo-provoke. Diba? At nagsispread ng galit at hate. Yun yung kanilang kadalasang komento. Ang karamihan pa sa kanila, ang mga komento ay napaka-irrelevant. Di ba yung tipong nag-vlog lang ako ng isang bagay na walang kaugnayan sa politika, abay ibabash din tayo ng mga yan. Irrelevant. Ganon po ang totoong trabaho ng mga trolls. Alright. So ako rin po talaga ay naniniwala. Pag nakakita tayo ng mga bastos na komento at mga irrelevant na komento dito sa atin, pinipin ko po yan. At ang nakakatuwa doon, ulitin ko, dahil nasabi ko na to dati, yung mga kakamping dyan na followers natin, abay, sila na mismo ang sumasagot. Maraming salamat. Okay. Kahit sa ating Facebook page, abay, napakarami rin pong nagpi-PM. Yung iba ay may pagbabanta, yung iba ay talagang aatakihin ka personally. Diba? Iinsultuhin ka. Yung tipong akala naman nila, madadala tayo doon. Hindi po ako naiinsulto. Hindi rin po ako naaasar. Sa dami ng naaasar, sa dami ng nambabastos, at sa dami ng nagbabanta, hindi po tayo natatakot. So ang ginagawa ko, dun sa mga nagpi-PM sa atin, halimbawa, tinawag ako na bobo at tanga. At kuno ay, di ba? Gago at kung ano-ano pang name calling. Kung tinawag nila akong ganon, ibabalik ko lang po sa kanila yon. Lahat po ng sinasabi nila ay binabalik ko lang. So hindi nagmumula sa idea natin yung mga masasamang salita na pwede nating ibalik sa kanila. Alam niyo po ang nangyayari pag binalik ko na kasama yung kanilang profile, ha? So nag-i-edit tayo agad-agad. Isa-send natin yung kanilang profile at kung ano yung salita na ginamit nila sa atin, laban sa atin, yun ang ibabalik ko po sa kanila. Ano ang ginagawa nila? Sila na mismo ang nagbablock. Sila na mismo ang siguradong naaasar at sila sa tingin ko ang totoong napipikon. Pikunin natin yung mga yan. So nakikita nyo po yung paraan ko kung paano gawin to sa social media. Napakarami na pong napikon. Napakarami na pong nagalit. At pag yung mga yan ay napikon na, abay titigil na yan kahit papano. Di ba? Pag lahat tayong mga may pinag-aralan, sasabihin natin ay huwag tayo mag-engage sa mga yan.
Dahil totoo yun, talaga maraming nag-a-advise na huwag na daw natin patulan. Talo kayo kasi nga, the more they occupy the web or the internet space, the more they have the power to control or to influence yung pag-iisip ng mga ibang tao, sabi ni Guanzon. Katulad ng madalas kong sabihin dati, ang lalakas ng loob ng mga yan dahil nga wala pong pumapatol. Okay, pero nakakatawa dahil ngayon talaga palaban ang mga kakamping at yung mga taong totoong nag-iisip at mapanuri. At yung mga taong ayaw at talagang lalabanan ang disinformation. Ang daming nauto, 'di ba? So pag hindi natin pansinin yung mga yan, totoo yun. Sila talaga ang magdo-dominate. Sila yung lagi nating makikita sa social